bago yung topic at hand. So today, sa ulo ng mga nagbabagang balita, Dota 2 prize pool for TI7 has now breached $12 million, a full $1 million ahead ng ganitong oras last year. So sa mga hindi po nakakaalam, ang of course naman, kung fan po kayo ng Dota, crowdfunded po ang majority ng ating prize pool, and because of that, the community has a direct na line to making sure that the every year and the international is bigger and better than the last. So this year umabot na po tayo sa 12M, nga ganitong time last year 11M pa lang po. In other news, Zotac Cup updates po. Fnatic, Newbie, NP, some other teams, DC for example is there. IG Vitality has replaced Invictus Gaming na hindi nakalipad. And KYXY is also standing in for Paparazzi because of visa issues. So, pag-uusapan din po natin mamaya yung update po natin na collateral. May extra S. Updates. Updates. Kasi dito na. So, pag-uusapan po natin ng sandali lamang ang Zotac and what that could mean for the teams na kasali doon on the way to the international. In other news, Slitbreaker, ang ating single-player campaign for Dota ay delayed for now. Nagbigay po ng isang alleged na statement ang isang Valve representative about the delay. But rest assured, by next week daw, may makikita na natin ang pinakaunang single-player campaign ng ating beloved na laro from Valve. Now, later on, pagkatapos ng ating mga news, pag-uusapan natin ngayong hapon on Matinong Usapan, report card ng Clutch Gamers sa kanilang unang leg ng Clutch Gamers World Tour. Sa mga hindi nakakaalam, Clutch Gamers managed to find themselves in 4 lands on route to TI. The first of which was Manila Masters. So pag-uusapan natin, how did they do Manila Masters? What can be improved? Anong tingin natin ang pwedeng mangyari? As well as some mga stories from Manila Masters. Nakita ko kanina may nagtatanong, nag-interview ba tayo ng mga players? Opo. Well, actually, me mostly kasi I also write for ESPN. So we can also share that. And as with every Matinong Usapan, mag-uusap tayo dyan sa chat ng mga questions nyo. Ready na ba kayo? Ready na ba? Patingin nga. Okay, ready na daw yung ready na ba yung chat? All right. So, let's jump into the news. Number one, headline natin, Dota, the International 7 has reached $12 million in prize pool. So, kung titignan po natin, at this time last year, 11 million pa lang. So, we are a full $1 million ahead or about 688% ang nilaki ng ating prize pool. Now, in contributions, total roughly mga 11 million na ang na-contribute ng buong community. And kailangan yung intindihin, yung 11 million na yon, ibig sabihin nun, that's only 25% of the sales na nagawa ni Valve sa lahat ng kanyang mga sales. Kasi, diba, 25% of everything we buy sa battle pass, sa mga levels, yun ang napupunta sa ating prize pool. So, 75% of that ang nakuha ni Valve mismo. So, money, 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 money. But, even though, syempre, masaya na sobrang laki ng growth ng prize pool natin ngayon, people in the community nag-uusap-usap na, particularly si people like sila Toby Wan and sila LD are have opened up yung usap-usapan. Is the prize pool na ganito kalaki healthy para sa laro ng Dota? So maraming perspectives na nandyan. Number one and pinaka-importante, dahil sa laki ng TI, medyo nahihirapan mag-keep up lahat ng mga third-party organizers. At maraming incentives ang nangyayari dahil dyan. For example, may mga nagtatanong, bakit yung mga maraming team ang hindi nagtatagal with each other? Well, dahil yan sa TI na pressure. Hindi mo, ayaw mong sumugal na matagal kayo, gusto mo kakampi mo palagi malakas dahil TI is so, so big in terms of prize money, in terms of prestige. Bibigyan ko kayo ng example. OG, for example, has won 4 majors. 2 majors this year, 2 last year. But, their total prize pool na na-earn is still worth less than the second place finisher at TI last year
digital chaos. So ganun yung parang interesting na interplay ng laki ng prize pool ng Dota. So nasa sa inyo yan. San ba kayo sa conversation na to? Do you think that the bigger prize pool for the TI is healthy for the game? Or do you think that something needs to change for last year? You can head over sa Reddit, be part of the conversation, or kung may Twitter kayo, tignan nyo kung ano yung nagiging opinion ng mga different personalities around the games. Personally, para sa akin, I think that yung growth ng Dota as a game, maganda kasi yung crowd yung nagbibigay, yung crowd yung sumusuporta sa laro natin. But at the same time, I do think na medyo inflated na ang prize pool ng TI. And maybe magagawan siya ng paraan na hindi naman sa sobrang lumalaki siya every year na sobrang laki ng TI compared to other events, but maybe the money can be used to develop other tournaments across the year and support the third party tournament circuit. So yun po ang balita natin ngayon sa Dota 2 prize pool. Let's head over sa Zotac updates natin. So Zotac is happening now at Computex Taiwan, and some of the teams that are going there are the best some of the best performing teams sa Manila Masters, namely NP and Newbie, who have both found themselves already in the semis. DC was able to fly out to the event dahil ang team na nanalo ng America's qualifier is GG ay nagkaroon ng mga visa problems for Taipei. Because of that, right now DC is playing in the lower bracket game against WG Unity. It is a best of 3 game. The loser goes home while the winner will find themselves sa quarterfinals. Sino pa ang nandun na sa playoffs ngayon? Newbie and NP I believe are now in the semis. Meanwhile, Fnatic naghihintay na sila dun sa quarters. So naghihintay pa sila ng 2 more teams para mas masimulan natin ang ating playoffs. Now, Zotac as a tournament is not as big as the Manila Masters. And in fact, I don't believe na Zotac will have that big of a factor pagdating sa ating mga invites. However, ang importanteng malalaman natin sa Zotac will be paano mag-shape ang metagame on the way to Epicenter. Epicenter is this weekend and the best teams in the world will be there, including Clutch Gamers. So that will be, tama ba ako, ngayong Sabado ba talagang simula o Friday? Sa 4. So, that is Friday. Okay, so Friday po, simula na po ng Epicenter. Makikita natin ngayon, we saw in Manila Masters, NP, parang mas maganda yung idea nila about the patch. They went with the Bristleback safe lane na ginagamit ng Clutch Gamers, but binigyan nila ng sarili lang spin. Mas mabilis silang gumawa ng tanky items at mas greedy ang kanilang position for support, si AOI 2000, na binibigyan nila ng Visage, mga ganun tipong hero. However, sa Zotac nakikita na natin, meron na mga ibang heroes ginagamit ang ibang mga teams. Namely, kaninang umaga, or should I say kanina, madaling araw, Elder Titan, doing really, really well at Zotac. Placing a lot of emphasis on the fact na after a good laning stage, kailangan mo ng malakas na team fight stage for this patch. So tignan po natin kung ano magiging landas. Tomorrow, we will have more Zotac updates. Medyo short lang ang coverage natin for it ngayon. Dahil pagdating po ng playoffs, tiyak yan, makakakita pa tayo ng mga kakaibang mga strategy. Finally, for our last news of the day, Slitbreaker has been delayed. So, Slitbreaker, I think a lot of people were excited. Alam ko, dito sa opisina, nag-uusap na tayo kung sino yung o kung sino yung maglalaro sa Slitbreaker. It is touted as the first single-player experience campaign for Dota 2. However, it has been delayed in terms of kanyang release. And news sources and in fact a statement from Valve itself has said na makikita natin siya next week. However, dito po sa Reddit threads natin, meron pong allegedly a conversation between a representative of Valve and a fan detailing kung bakit ba na-delay ang isang game mode. Actually, RD, pwede ba nating ilagay right now? A message from Eric John. Okay, wait daw. All right. All right. So, this was an Eric Johnson message allegedly from him posted on Reddit today na ine-explain niya kung ano ba ang nangyayari
kapag nade-delay ang isang product. So, ang mga important takeaways dito is that when Valve creates a product, a lot of it, syempre naman, inaayos sila sa simula pa lang lahat ng assets nung thing. The art, the game design, the testing, the new art concept, the new player experience. However, once papunta na sa end of production and na-solve mo na yung mga problema, syempre ang nangyayari is nakikita nila yung between the time of scheduling, right, and the time of creating the fun gameplay, even though all of that is finally tested, kailangan pa nilang tignan once more if yung surrounding, yung ibang mga parts na nirelease nila, nagfi-fit pa pa dun yung kanilang i-release na product. So, because marami silang projects working on at the same time, Slit Breaker ended up being delayed just because they wanted it to be released in a way na may enjoy talaga siya ng community dahil yun yung magiging focus nila. So, and I quote, "We think waiting a few more days to do the work that we know will make it a lot more fun to play is a good trade-off, but we know this is disappointing to people. Like everything, it's a trade-off, but we think this is the right one. Hopefully, this is interesting for you. Let me know what you think once Slit Breaker ships and you've played it." So, yun, makikita natin siguro by next week, guys. And if hindi, well, pwede nyo na ulit spam ang Volvo na wala. Actually, yun, guys, tama yung sabi ni RD dito. Gusto nyo ba na ma-stream namin dito ang Slit Breaker? So, hindi daw alam ni Alo kung ano yung Slit Breaker. Sinong gusto mong magano sa kanya? Yun yung parang campaign mode. Meron para siyang single player. Pero team siya. Pwede kang mag-team. Kalabang mo computer. Tapos may story siya. Oh, pero Dota yung dala mo. Parang Warcraft mode. Oh. Kung mahilig po kayo sa mga Warcraft na single player experience dati, yung mga mala War Chasers, tingnan ko lang ha. Silt Breaker para, hindi Slit Breaker. Nako po. Silt Breaker. Oh, kasi hindi. Kasi tama eh. Kasi underwater yung theme natin ngayon. Alright. So yun po ang ating mga news of the day. And after po ang news natin, pupunta na po tayo sa ating matinong usapan topic of the day.